Hello guys! Welcome ulit sa ating kusina! Sa video ito ay magluluto tayo ng ginataang santol. Keep on watching! Mayroon po tayo ditong tatlong pirasong santol. Ang tawag nila dito sa santol na to ay bangkok daw. Ayan, napakatamis nitong santol na to guys. Babalatan muna natin ito isa-isa. And then pagkatapos po nating balatan, tanggalan natin ito ng buto. Ang sarap ng buto nito guys, napakatamis. Ayan, murang-mura lang po yung santol ngayon. Bali, nabili ko lang po ito ng 30 pesos 5 piraso. Nakain na namin yung dalawa. Bali, 20 pesos yung isang kilo nito. Ayan, matatapos na natin siyang palatan. Pagkatapos po ay, ayan, tanggalan natin ang buto. Yung unang buto ay isusubo ko muna dahil talagang natatakam na ako dito sa santol na to guys. Nakabang na rin yung mga anak ko dito sa buto. Ang sarap kaya guys, napakatamis ang buto niya. And then pagkatapos natin tanggalan ng buto, kakayurin naman natin ng pino. Maganda kasi pag ano, yung mano-mano natin siyang kakayo din. Yung iba, yung panggadgad po ng ano, yung panggadgad ng nyog, yun ganun po ang ginagawa nila. Pagkatapos po natin itong tanggalan ng buto, ayan, nagprepare po ako ng maliit na planggana, tapos nilagyan ko ng tubig tsaka asin. Kasi kakayurin po natin yung ating santol, kailangan po may asin siya para hindi siya mangitim. Ayan, kadgarin natin. Napaka-hassle na siya pero masarap naman siya pagka naluto na. Ayan, kadgarin natin siya ng pinong-pino. Ito na siya guys. Ayan, kaya may asin yan para hindi umitim yung ating santol. Ayan. Lamas-lamasin natin ito para matanggal yung asim. Para masarap po pagka hindi maasim yung santol pag ginataan na natin. Ayan, pigain natin maigi. Bali, dalawang beses ko po siyang huhugasan. Para talagang mawala po yung kanyang asim. Ayan yung pangalawang hugas natin. Lamas-lamasin natin ulit. Ayan, tapos pigain natin maigi. Kailangan pigang-piga po yung ating santol. Pagkatapos nating mapiga, ito na siya guys. Meron po tayong baboy. Bali, itong baboy po yung ating isasahog. Ayan, din ako naglagay ng mantika. Sariling mantika po nung baboy yung ating paggigisahan. At ito naman po yung mga sangkap natin. Luya, sibuyas, tsaka bawang. Tinatad ko na po yan. Tsaka gagamit tayo ng sili. At ito naman po yung gata na ating gagamitin. Tapos yung ating pinigang santol at pamintang durog. Kakailangan din natin po ang ating bagoong. Yun po yung aking ipapanimpla. Hindi ko na po napakita. Pero mamaya makikita nyo naman po. Ayan. Gigisahin natin yung ating pork. Hanggang sa lumabas ang kanyang mantika. Para hindi na tayo maglagay ng mantika at healthy po yung ating lulutuin, ating kakainin. Ayan. Tapos ilalagay ko na yung bawang sibuyas, pinagsabay ko na po. Hintayin natin. Maya-maya konti, ilalagay ko na rin po yung luya na tinadtad natin. Pagsama-samahin na natin lahat. Ayan. At siya nga pala guys, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman po ako dyan and click nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa susunod ko pang video. Ayan, meron din po akong FB page, paki-follow nyo din po ako and then may TikTok din po ako. Gimspoking din po yung aking main sa aking FB page tsaka TikTok. Meron din po akong mga ano doon, mga tinda-tinda. Ayan, nilagay ko na po yung gata.
Tapos naglagay na rin po ako pala ng paminta doon. Ayan, balikan natin ulit. Ito siya guys, napakabango na guys. Kailangan halu-haluin natin para hindi mamuo yung ating gata. Pagkatapos po nito, titimpla natin ng 2 kutsarang bagoong. Magdagdag na lang po tayo mamaya kung kulang pa sa alat. Kasi ito pong bagoong na to ay naluto ko na po. Medyo matamis-tamis kasi yung bagoong na to. Ayan, magdagdag na lang tayo mamaya pag kulang pa sa alat. And then, ilalagay ko na po yung ating piniga na santol. Ayan, sakto lang po yung ano niya, 2 maliit na medium size lang po na nyug yung ating ginamit. Ayan, i-simmer natin siya ng 30 minutes sa medium heat. Huwag masyadong malakas po yung apoy natin. Tapos po titimpla natin siya ng magic syrup. Konti lang po yung nilagay ko. Haluin natin ito. Ayan, napakasarap nito guys. Check na marami na naman tayong makakain na kanin. Ayan, kailangan yung ating apoy talaga guys ay medium heat lang. Huwag masyadong malakas para hindi masunog sa ilalim. Ayan, balikan natin. Ayan, nagpapakita na tayo sa videos natin guys kasi kailangan na daw po. At marami na rin nagre-request na kailangan ko pong magpakita na sa aking video. Sa susunod na ating video ay ito lahat talagang mag-full face na talaga yung makikita nyo yung mukha ko. Baka magsawa na kayo. Ayan guys, ito na yung ating ginataang santol. Ayan, talagang sira na naman ang ating diet. Balikan natin. Napakabango at napakasarap talaga nito. Talaga namang marami na namang kanin ang ating makakain. Ayan, ready to serve na yan guys. So yun po, kung nagustuhan nyo itong video na to, papalo nyo naman po ako at pasubscribe sa aking YouTube channel. Andin sa aking FB page, James Cooking din po. Ayan, at marami pa po tayong putahing lulutuin. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!